actually pursuant to presidential executive order number 39 kung saan mag-umpisa na yung price ceiling at 41. Tapos ang mga hakbang ni MAPAR ay palakasin ang price monitoring namin kasi it's isa sa major activity namin, major na trabaho namin yung pagmo-monitor ng price ng other agricultural commodity down the line from municipal, provincia. So isa ito sa merong gagawing meeting ang in coordination sa mga different line agency like MPIT yung gagawin yung agribusiness sector namin headed by Hamsul Saib. Tuloy nandiyan yan na naka-impress na yung mga tao namin about that. But just to by virtue of executive order number 39 we have to strengthen it. Actually basis sa batas hindi pa natin masyadong nabasa yung batas na yan, but nakita na natin meron din mga corresponding mga parusa siguro nandiyan kasi it's a presidential issuance niyan. Actually sa ngayon alam natin na especially kung makikita natin in the ground just kahapon umikot kami tong week tapos peak harvest namin sa isa rice. Kung makikita lang natin if you go yung mga sa irrigated area natin sa kabunan ni river from Talayan from Cotabato City down south makikita mo gaano kabis yung mga farmer natin sa pag-ano ng mga harvest natin. Kung titingnan natin ang supply, enough yung supply natin. Pwede itong kwan. Kasi itong August, September, ito yung peak harvest natin sa rice. So, tingin natin, hindi. Pero alam natin na yung price lagi ang nagkukontrol ng mga ano. But sana yung regulatory function ng NFA yung price stabilization makuan yan may restore kasi yan mga nang silang na may regulatory power very close naman yung tie up merong council yan na in-create headed by MPIT about sa price monitoring. Actually nung last week kita tayo nasa umabot tayo ng 23 but kahapon itong ilang araw bumaba kasi dumaragsa yung harvest ng mga farmer natin. Alam natin na kung malaki ang harvest mabuti kay sa panahon ng kwan ngayon hindi tagulan. Kung tagulan yan may panahon na stop buying yung mga trader natin.